Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, pakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at kabayan ng kaliwanagan ng ganyan banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at mababantay sa mabuting pamamahala, patas ng ustisya at karapatang pantalo. Ay hinggil sa isyu ng Easter Sunday dito sa ating Holy Week celebrations. Ipinagdiwang at ginunita ng Kristiyanong Katoliko sa buong mundo. Mula Pilipinas ang Holy Week na taon-taon itong ginagawa para sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos at Panginoong Hesukristo. Ang Biyernes Santo ay ang araw sa linggong ito kung kailan ginuginita ang pagsakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus. At ngayong linggo naman o itong araw na ito ay ipinagdiriwang ang Easter Sunday o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. O muli siya binuhay ng Panginoon Diyos at ipinakita dito sa ating pananampalataya sa Kanya na tayo ay muling bubuhayin sa takdang panahon. Ang kamatayan ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo at tayong lahat ay binigyan ng pag-asa upang pagkalooban ito sa takdang panahon. Kung kaya't manalig tayo sa Diyos mula Panginoong Hesukristo at makamitin. So ngayon ay linggo ng pagkabuhay. So sa selebrasyon ng sa kabuuan ng Lenten season, yung Holy Week o yung itong buong linggo ng Semana Santa, itong linggong ito ang linggo ng pagkabuhay na kung saan ay dito na ganap na napagtagumpayan yung kaligtasan natin mula doon sa pagkakapako niya sa krus at ang muling pagkabuhay na dito ay napagtagumpayan ng ating banal na Panginoon Kristo ang paglaban sa kamatayan. So tayong lahat ay may pag-asa at binibigyan tayo ng pag-asa na mabigyan ng pagkalooban ng buhay na walang hanggan o tayong lahat ay ipinakita na hindi lamang tayo nagtatapos sa ating kamatayan na nangyayari sa bawat tao, kundi mayroong tayo ay bubuhayin muli ng ating banal na Panginoon Diyos at mayroong bubuhayin para sa yung maliligtas ay makakasama ng Panginoon Diyos sa walang hanggang kaluwalhatian. Subalit yung hindi papalaring na maligtas ay ilalaan sila doon sa kaparusahan na walang hanggang laman. So dalawang kapupuntahan ng pagkabuhay na muli ng bawat mga tao sa takdang panahon. Yung maliligtas ay doon sa kapiling ng Diyos at yung hindi ay doon sa kaparusahan walang hanggan. So ngayon ay ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng ustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng Easter Sunday na ginugunita ng mga Kristiyano at Katoliko sa Holy Week ay nakikisa tayo rito at naniniwala sa Panginoong Hesukristo sa kanyang sinubuhay na ito at nagpapasalamat tayo sa kanya at sa ating Diyos sa kanilang hindi mapantayang hawag at pagmamahal sa lahat. So tayo ay nakikisa sa pagdiriwang na ito ng Kristiyano Katoliko dito sa ating pagsasapartika ng ating karapatang pantao sa ating religious rights na ito ay naging isa praktika natin dito sa ating bansa nang hindi nagkakaroon ng hindi mahusay na humigpit na pagsasapartika ng ating mga karapatang ito. Kaya tayo ay ito ay napakagandang bagay na ang ating paniniwala mula dito sa ating karapatan na ito ay nagagawa natin ng magaan at yung ating namang pamalaan ay bukas at ikinatutupad ang karapatan ito at sa iba't ibang mga pananampalataya, particular sa ating mga Kristiyano Katoliko na gumagawa ng malaking selebrasyon para sa ating pananampalataya kagaya ng Semana Santa, kagaya ng Pasko. So salamat din sa ating pamalaan sa kanilang maluwag at mahusay na
pagpapairal ng karapatan ng pagtao. So, yun. At pasalamahan natin ng Diyos sa pagpapatawad niya at habag at pag-ibig at pagbibigay ng pagkakataon na makisa niya sa takdang panahon na kanyang paghukom. So, magpailalim tayo sa Diyos mula Panginoong Jesucristo at sundin natin at isubuhay ang kanyang kalooban mula sa iniaral sa atin ng Panginoong Jesucristo sa mabuting balita at kakamta natin ang kaligtasang espiritual. Umasa tayo sa pagpapalang ito o sa pagpapalayang ito ng ating banal na Panginoong Jesucristo sa pag-agap niya ng mabuting balita para sa ating kaligtasan. So yan. So pasalamatan natin lahat ng ating banal na Panginoon Diyos sa kanya walang kamantay na habag at pagmamahal para sa atin. Sa pamamagitan din ng walang kamantay na habag ng Panginoon Jesucristo na kanyang pagtubal sa kalooban ng banal na Panginoon. So pasalamatan natin ang Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo kaya hindi ng banal na Santa Maria na nagsakripisyo din para sa kaligtasan ito na ginawa ng ating banal na Panginoon Jesucristo. So pasalamatan natin sila at lahat ng mga naging naglingkod sa Diyos para makabot sa atin ang paniniwala ito dito sa bansang Pilipinas. So, maraming pinagdaanan ang lahat ng mga lingkod mula doon sa sinugo mga apostol hanggang sa mga kaparehan. So, yeah. So tayo ay patuloy na paigtingin itong paniniwalang ito at ito ay patuloy nating palaganapin sa buong mundo. At tayo mga nananampalataya at naniniwala ay magtulungan tayo para mapagbuklot natin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at sila ay magbigyan ng pagkakataon ng iba ng kaligtasang spiritual. Kagaya natin na tayo ay nabigyan ng pagkakataon at ang kailangan lang natin ay isabuhay ito ng lubos para pagdating ng takdang panahon at mula sa pang-araw-araw ng buhay tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at mabuti pong buhay. So muli ating gawing ehemplo ang sakripisyo ng Panginoon sa Kristo para maisabuhay natin ang kalooban ng Diyos na hindi tayo gagawa ng pagkakasala at pagkakamali. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay kung tayo ay nakagawa ng pagkakamali ay iniagad ito ng pagpapatawad ng Diyos sa pangalan at pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at pilitin na maisabuhay ang salita ng Diyos mula Panginoon sa Kristo doon sa mabuting balita. So yun. Kaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pagtupad natin ng mabuting balita ay gawin natin ehemplo siyempre ang Panginoon sa Kristo sa pananampalataya sa Kanya at pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Kagaya ng ating mga naunang mga naging gabay ng ating banal na Panginoon Diyos na ang Panginoon sa Kristo ay kahit pa dumaan tayo sa ganong klase ng mga pagsubok o ganong klase ng mga kahirap na sa buhay ay hindi tayo mawawalan hindi tayo magkakasala, hindi tayo gagawa ng pagkakasala at hindi tayo mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ano mang hirap ang daranasin natin sa mundong ito, kahit man, ay hindi naman tayo pumabayaan ng Diyos dyan. Tayo ay bibigyan ng Panginoon sa Kristo kung tayo mananampalataya ng magaan na pumatang natin. So, at huwag nating samantalahin na may kapatawaran ng Diyos para magpatuloy tayo sa mga pagkakasala o mga kasamaan sapagkat darating sa atin ang kapahamakan ng di inaasahan kung hindi tayo magbabago at titigil sa kasamaan o hindi na tayo diringgin ng Diyos sa ating mga panalangin at paglapit sa Kanya sa lahat ng bagay at higit ay ang maligtas ng ating kaluluwa sa pagkakasala. So, huwag magpalinlang sa kasamaan para magpatuloy sa kasamaan upang hindi maparusahan at kailangan sa dagat-dagat ang apoy. So kaya tayo ay halba sa pagbibigay sa atin ito ng pagkakataon na tayo ay kaisa na sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo na tayo ay napatawad sa ating pagkakasala at tayo nabibigyan ng pagkakataon na mapatawad sa ating pagkakasala ay huwag natin samantalahin na tayo ay patuloy na gagawa ng pagkakasala para tayo ay malubog doon sapagkat tayo ay maaaring mapahamak kagaya nga ng sinasabi sa mabuting balita ng ating banal na Panginoon sa Kristo na tayo ay mapapahama kung tayo ay magpapatuloy sa ating pagkakasala mula doon nga sa pagpapairal ng ating kapamalaan
iba't ibang mga hindi mabubuting bagay na maaari natin magawa din sa atin ating kapwa-tao kung tayo patuloy sa ating pinakasalan. At iba't ibang mga kapahamakan, maging ang Panginoon Diyos ay maaaring hindi na rin tayo dinggin sa ating mga dalangin kung tayo patuloy na nagkakamali. Kaya nga tayo, pagka tayo ay dadalangin, tayo ay humihingi muna ng kapatawaran sa ating banal na Panginoon. Sumala Panginoon sa Kristo. So kung tayo dadalangin nga sa Kanya, nalingan tayo na, sa pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan palagi ng Panginoon sa Kristo, para tayo ay Kanya din. Kaya nga, tayo ay diringgin niya sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Kaya tayo palaging mananalangin through Christ. At tayo ay humingi ng kapatawaran sa nagiging pagkakasala natin sa pangaraw-araw. Kung tayo man ay nagkakaroon ng pagkakasala sa pangaraw-araw natin pamumuhay. So yan ay ang Panginoon sa Kristo ay itinalaga dyan na para tayo dyan. Hindi lamang doon sa ano, pagkakasala natin doon sa kay Eva Adan at tayo mapalaya doon sa paghahari ng demonyo at tayo bigyan niya ng pagkakataon ng mabuhay magmuli sabagat tayo may parusang kamatayan doon sa unang-una pa na dinaranas ng tao at iba't iba pang mga pagkakasala para tayo ay parusahan ng kamatayan at hanggang sa kamatayan spiritual. So may pagkakataon tayo ngayon sa ating spiritual na tayo ay magkaroon ng buhay na tayo magkaroon ng awalang hanggang buhay muli. At dito sa ating katawang ito, kung tayo na may aabutan ng pag-ukom ng Panginoon sa Kristo, maaaring tayo rin ay hindi makaranas niya ang mga bangin na yan. So ngayon, tayo ay tayo iwasan natin yung patuloy na pagkakasala sapagkat tayo maaaring mapahama. Maaaring din na rin tayo dinggin sapagkat kung tayo nagkakasala, hindi tayo diringgin ang ating banal na Panginoon Diyos. Kaya nga, tayo diniringgin ngayon. Kaya nga, sinugo niya yung anak para tayo ay kanyang dinggin at tayo ay patawarin sa ating mga pagkakasala. So, ganoon tayo dapat mananampalataya na tayo ay hingi ng kapatawaran muna sa ating pagkakasala para tayo dinggin ang ating banal na Panginoon sa ating mga pananalangin. Ready sa ating banal na Panginoon sa Kristo. So tayong lahat ay bubuhayin sa takdang panahon. Subalit, maghiwalay nga ang mabuti at masama para sa inilaan sa kanila sa kanilang kapupuntahan. Ang mabuti ay makapiling ng Diyos sa inilaang bagong langit at bagong lupa. At ang masama ay mapapasa dagadagat ng apoy o sa magdurusa sa kanilang kasamaan doon ng sa impyerno. So, kaya tayo ay makibaka sa mabuting pamumuhay o yung pagsasabuhay ng mabuting balita sapagkat ang ating pamumuhay na mabuti o matuwid ay parang isang pakikibaka na tayo ay kinakailangan nating maisabuhay ito ng mabuti. Kapag sa gitna ng maraming kasamaan, tayo nakikibaka ng mabuting pamumuhay. Yan na, napakabigat na mahirap mamuhay ng mabuti sa gitna ng maraming kasamaan sapagkat tayo ay andyan yung temptasyon lalong-lalo na kung ikaw ay direktang gagawa ng hindi mabuti. So malaki ang temptasyon kapag ka ginagawa ka ng masama or nagdaranas ka na ng paghihirap. At naging ehemplo nga natin po yun sa Kristo lalo na kung nakita niya yung pagtukso sa kanya ng demonyo. Halimbawa, ikaw ay naroon sa state ng kagutuman, halimbawa naghihirap ka. Eh kung ikaw ay itetempt ng demonyo ng ganong klase ng mga hain, maaaring niya hindi ka magdalawang isip kung ikaw ay nagugutom o ikaw ay naghihirap. Kaya kung ikaw naman ay nananampalataya sa Diyos, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, maaaring ganun ang mangyari sa iyo or magiging mahina ka sa pananampalataya. Pero kung magiging malakas ang pananampalataya mo, ay kagaya ng Panginoon sa Kristo, hindi mo pababayaan na malinlang ka ng demonyo doon sa ganung klase ng mga hain sa iyo para lamang siya isambahin mo. Payayamanin ka, bibigyan ka ng kapangyarihan at iba't ibang mga bagay ng pagkain para sambahin mo siya. Pero hindi ka dapat paniniwalaan doon. Ipagpatuloy mo ang pananampalataya mo sa Diyos sapagkat yung kaloob ng Diyos ang higit mong nasain at hindi yung ibibigay ng demonyo na pagkain o kayamanan o anumang maaari mong maging isabuhay sa mundo ito. Kundi yung pagpapala ng Diyos at hindi mula sa pagpapala ng mga demonyo ang iyong nasain
kundi ang pananampalataya sa Diyos at hindi niya tayo pumabayaan sa atin. So tayo ay kung may pangarap sa buhay, kagapay natin ang Diyos dyan at makakamta natin ito. Kung hindi man natin makamtan yung ating talagang nais, mayroong ibang ibibigay sa iyo ang Diyos na para sa iyo. At yan ay kaliligaya mo at yan ay magandang bagay na ibibigay sa iyo naman ng Panginoon. Kaya wag tayong balinlang na ano ba, sa paggawa ng masama na sa tingin natin, sa paggawa ng masamang ito tayo ay uulad at tayo ay makahihiba sa ating problema, lalo na kahirapan o ibang mga nasain. So, interest ng ating katawan. So, huwag ganoon. Dapat sa pananampalataya para hindi tayo magkamali. So, ibibigay ng Diyos sa atin yung ating gusto na ito ay para mapasahan. Ngayon, syempre, dapat yung mabubuting bagay, hindi yung masasama. Kaya yung iba ay lumalapit doon sa mga demonyo dahil sa masasamang bagay na gusto nila ng mga, alam mo, babae rito, babae roon. Eh, syempre, ang Diyos, bibigyan ka ng isang mabuting babae para sa mapangasawa mo, mapagbiyak mo. Pero hindi para, hindi ka bibigyan ng sangkatutang ng babae na para lang mapagsamantalan mo. Eh, demonyo, bibigyan sa'yo ng gano'n, di ba? So, kaya tayo ay panampalataya natin ay yung mabuting bagay na natin makakamit at ibibigay ng Diyos yan. Pero kung masama, hindi natin makakamit yun sapagkat hindi yun ang nais at kalooban ng Diyos. Pero napakaraming bagay ang makapagpapaligay sa tao na ibibigay sa atin ng ating mga Diyos. Ngayon, may mga tao, syempre iba yung gusto, no? Yung sunod-sunod yung ating mga Diyos. Parang kapritsyo, di ba? Seksualidad, kayamanan, yan. Ito, kapangyarihan, syempre, yung iba. So, dinadaan nila sa masama. Kung dadaan nila sa masama, yun ay inibigay ng demonyo sa kanila para kamtin nila yung kanilang mga yon. Pero hindi rin magtatagal sila ay mawawala rin sapagkat galing sa masama. Hindi kagaya ng galing sa Diyos, kapag galing sa mumuti, matibay. Ikaw ay hindi niya mababayaan na hindi ka matinag doon sa biyaya ka doon sa iyo. So, yan man ay divastate, ibabalik at ibabalik sa iyo, kagaya ng nangyay ko. So muli, ang kaliwanagan ng Diyos at Panginoon Jesucristo at Banal na Santa Maria ay gumabay sa atin. At mamuhay tayo ayon sa mabuting balita. At ang mga kapamalaan ay mamahala ng mabuti at ang mamamayan ay sumulod sa pamahalaan. Sa pamamagitan nito ay makamumuhay tayo ng mapayapa at dalangin din natin sa ating Banal na Panginoon Diyos at tayo ay gabayan na mapairan natin pamahalaan ng mabuti mamahala at karapatang patawad. Ito ay ating kamtin. Sa gayon, ay itong bagay na ito ay ating kamtin sa buhay nito, sa gabay ng ating Banal na Panginoon at sa ating practical na mga gawa. Ayan. Isang mabuting bagay na ating mga gawa para na ating pagkakaisahan at i-implementa ng ating pamahalaan. So tayo ay manalangin na isang mabuting pamahalaan, mabuting namumuno at naipapatupad ang mga karapatan ito. Ayan. At para sa justisya sa ating bansa. So magandang nga po sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsabos naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito. Hinggil sa isyong ito ng karapatan mo. At dito sa ating karapatan sa reliyon mula dito sa sinelebra ng Kristiyano Katoliko. Magandang nga po sa inyo lahat at God bless you.